Yo, what's good, mga G? Welcome back to the vlog. For today's episode, babalik kami ng Cavite. Actually, dalawa lang kami ng tita ko. Kasi may mga ihahatid kaming mga gamit. Ito. Yan. Yan yung ihahatid namin na So, naisipan ko na din na i-vlog yung magiging travel time namin today. From Gagalangin Tondo hanggang doon sa Lancaster sa Cavite. At siguro itototal na natin lahat, traffic and checkpoint. Pero ngayon kasi is Sunday, so hindi natin talaga mako-compare yung magiging travel time natin today sa yung usual na araw or yung mga Monday to Friday na travel. Pero yun, para meron lang din tayong comparison or reference or idea kung gaano ba kalayo si Lancaster from Tondo, Manila. So yun, papakita ko din sa inyo kung ilang kilometers ang Lancaster from Tondo, Manila. So yan, nakaset naman ako dito sa pinaka-dash ko sa auto. Sinet ko na sa zero yung ano ko, yung kilometers. So malalaman natin kung gaano kalayo. Ano ba talaga kahalagang salita na dapat ko na panghawakan ng mabuti dahil baka makapanakit ka ng ibang tao. Pwede rin namang maging kayo. At kung dumating ang araw na hindi mo na gusto, sabihin mo lumayo. Pwede kang mangako kahit na hindi mo to pa rin. Masama man ang tingin nila sa'yo, ay kaya mong baliktarin. Bilang kandidato na ba ang nagsabi sa'yo na kaya kanilang iangan? Pero bakit ang sila'y makaupo? Imbis na gumaan ay lalong bumigat. Bilang na ba ang nakatikim na sinabi mong walang lason? Bawat masaya na pag-usapan nagsimula sa pag-ikot ng baso. Pwede kang pagkatiwalaan at antiwala'y pwede rin masira. Gamit ang pinakasimpleng salita ay pwede maging pambihira. Kaya mo makapagpahiyak, makapagpatawad, makagalit. Kahit sino makapakinig ng salita mo'y pwede mo magamit. Wala namang lasa pero bakit meron salita na matamis? Di naman nakakahawakan pero ba't nakakasugat ang talim? Maari mong makita kung marunong kang bumasa ng tama. Lalo na pag pera ang nagsalita, lahat ay gagana. Kaya kanilang paikutin sa kanilang mga palad hanggat merong napapakinabangan ay kasama mo silang lalakad. Kahit ang pinakamatibay na bahay maari magiba dahil sa mga sabi-sabi sa akin dapat mas nakinig ka. Isang masarap pakinggan mga salitang galing lang sa kasinungaling na dahil merong patotohanan masakit paniwalaan. Pag sinabi ko bang tumalong ka, tatalong ka, magtatanong ako, sasagot ka o ibabalik mo lang din sa akin at magtatanong ka. Di tayo magkaintindi dahil sa mga baluktot mong paninindigan. Magaling ka magsalita pero wala kang kaibigan. Ikaw na lang palagi ang tama at nasa katwiran. Kami puro kamalian lang. Salita ng tao, mga salita ng Diyos, mga mabuting aral at dapat sunding utos. Mga salitang di maubos-ubos. Sa pamamagitan lang ng mga salita, ang kaguluhan sa mundo'y maaaring magtapos. Gamit lang ang salita, maaaring ibigay ang paggalang. Kahit sino pwede magsalita, pero yung iba hanggang salita lang. Pero meron din naman kapag nagsalita, may tutumba. Minsan mas maingay ang sikmura kaysa salita kapag nagutom na. Meron din mga banal-banalang kunyari, pero pag nagsalita, mabaho pa sa kanal lang ugali. Meron din naman mga matipid na palagi may isang salita lang. Yung iba ang daming sinasabi, pero puro bakit ang tao lang. Wag lang di masabi na meron din na ibibigay kung kailan ka dapat tumahimik. Bakit tuong pa nag-iingay? Malamang di ka nakinig sa turo ng iyong magulang. Maaalala mo mga sinabi niya kapag sa hirap ay gumapang ka. Baka na kahit saan ihanda
tulog. Lumawak ng unang humawak na panuglang sinubukan na sumabak. Tumabas ang entablano, gumanat ang mga sinulat na parang di pa ginamita ng utak. Baka sakaling lumaganap, kumalat, tumatakampi ng kuyata. Numanap ng inilo, pwedeng tularan, sundan ang lugar na kung saan pwedeng dumaang kaliwaba. So nandito na kami sa bahay namin sa Cavite. Kakarating lang namin ng 9:21 AM. At tingnan natin kung ilang kilometers yung tinakbo namin from Gagalangin Tondo. Check natin dito sa dash ng sasakyan. So ito yung naging kilometers distance ng Tondo to Cavite. Yan, 39.8 kilometers. So ganun kalayo yung Tondo to Cavite dito sa Lancaster. Mag-breakfast na lang din muna kami dito sa sasakyan habang inaantay namin yung contractor namin. Buti maganda yung araw ngayon. Paaraw. So, pagka Sunday, pahinga ng mga worker dito sa bahay namin. Yun yung day off nila. So, Monday to Saturday lang sila gumagawa dito. Pwede na ba apakan ito? Pwede na apakan. So, yan. Nandito ako ngayon sa Dirty Kitchen. Pa sa loob. Ito yung sink doon sa loob na tilanggal. Tapos dito, dito namin ilalagay yung isa pang gas range. Tahimik dito pagka Linggo. Pag doon kami sa Tondo, ingay. Marami rin tao, ganun. Sanay naman kami sa ganung setup eh. So pag lumipat kami dito sa Cavite, talagang malaking adjustment din sa amin. A few moments later. Yeah. Tingnan natin dito sa loob. Okay na tita? Nakapagano ka? Naantay at tila tayo eh. Ah, sige. Mag-blood na konti. Ako picture. Ayan. Ito yung pinagtanggalan ng lababo. Ayan, no? So parang wala nangyari, parang walang lababo dati dito. Yan. Ito yung kitchen extension. Ito yung parang dito sila mag-focus eh this week eh. Tsaka yung siguro yung folding cemento sa labas. Pero yun. Yan na yung update dito. Yan. Dito, huwag mo nalagyan. Dito nalagay yung oven, tapos dito sa ilalim. May isa pa kasi kami yung gas range eh. Yung luma. Dimaglagay tayo ng ano yung outlet. Oo. Yung outlet dun eh. Dito ako kumuha sa baba. Sige, palagyan mo ng outlet, Iho, ha? Sige po. Dito, tsaka maglalagay din ako CCTV sa dito. Dito, nakapagyan dito. Dapat may outlet dyan, ano? Kahit 4 channels lang. O, 4 channels, lumang ko ganito. Oo, ano? Isa lang ako dito sa loob. Oo, pakisara mo sa loob. Maraming salamat, sir. Nandi, thank you very much. Thank you, Adinko. Sige po. Salamat po. Salamat, oo. Naistorbo namin yung siesta nyo, Sir Nandi. Yan, so, yan, tinulungan na kami nila magbaba ng mga gamit. Hindi ko na nakuhanan eh. Kasi, tumulong din ako. Pero yan sila, sila yung nagbaba ng gamit namin. Sir, maraming salamat. Thank you po. Thank you po. Yan, naalis na yung contractor namin. Maraming salamat.